Ang kwentong pag-iibigan ng magkasintahang Sue Ramirez at Victoria City Mayor Javi Benitez ay larawan ng isang matatag na relasyon. Sa lumipas na 4 na taong tinakbo nito at sa kabila ng mundong kanilang ginagalawan sa showbiz at politika, nakaakibat ay intriga na panatili nila ang patuloy na pag-alab ng pagmamahal nila sa isa't isa. The Philippine Showbiz List presents 4-year relationship story of Javi Benitez and Sue Ramirez. The Unexpected Love Story. Taong 2019 ang magtambal sina Sue at Javi sa action-packed sa movie na Kid Alpha 1. At sa pagpasok ng taong 2020, pumutok ang espekulasyong pagkakamabutihan ng dalawa matapos kumalat online ang kanilang sweet and cozy photos. Sa tuwing nakakapanayam sa tunay na estado ng kanilang relasyon, ay walang pagtanggi o pag-amin ang mga ito. Hanggang sa noong July 2020, nang kumpirmahin ng dalawa ang kanilang relasyon sa pamamagitan ng Instagram post. Parehong Ilonggo at taga Negros Occidental ang dalawa. Sa Victorias, ang bayan ni Javi, habang sa Sipalay, sa kabilang dulo ng probinsya, ang bayan naman ni Sue. Kaya madali silang nagkapagpalagayan ng loob. Ayon kay Sue, patapos na ang pinagsamahan nilang pelikula nang magkamabutihan sila. Kwento niya na talagang nag-effort si Javi na magpakilala sa kanya dahil nga unang beses nilang magsasama sa isang proyekto at kahit na parehong nasa showbiz ay hindi pa sila nabigyan ng pagkakataong magkakilala. Nang magkaroon daw siya ng concert ay talagang pinuntahan siya ni Javi sa kanyang rehearsal para bago sila sumalang sa shoot ay magkakilala na sila. Sa panig naman ni Javi, inamin niyang personal choice niya talaga na maging leading lady niya si Sue. Isang araw ito sa napakagaling na mga aktres at nakikita niyang bagay ito sa aksyon. Wala ring arte pagdating sa set. Ang unang impression nga raw niya kay Sue ay sobrang madaldal at sobrang dami ng energy. Isa rin sa nagustuhan niya sa nobya ay ang mga mata nito at pagiging talented. Para naman kay Sue, inamin niyang sa unang pagkikita pa lang nila ay nakyuta na siya kay Javi na parang anyang action star ang datingan nito lalo pa at sobrang tangkad. Samantalang ang pagiging patient at dedicated naman sa trabaho ang hinangaan niya sa nobyo kaya niya ito nagustuhan. Inamin naman ni Sue at Javi na hindi daw talaga nila inasahan na magiging sila. Unexpected nga raw ang kanilang love story. Dahil sa bilis ng mga pangyayari, naroon ang pag-aalangan nila nung una sa nararamdaman para sa isa't isa. Pero ika nga nila ay falling in love is a risk all the time. Wala na silang sinayang na panahon pa at binigyang pansin ang nararamdamang pagmamahal. Javi defended Sue from bashers. Magmula ng kumpirmahin ni Sue at Javi, ang kanilang relasyon ay bukas ang mga ito sa pagpapahayag ng nararamdaman nila sa isa't isa na siyang nagbibigay kilig sa kanilang mga taga-subaybay. Ngunit may ilang nagtangkang haluan ito ng intriga. Noong January 2021, nang nag-post si Sue ng larawan kung saan ang suot niya ay isang sexing-sexing two-piece swimsuit na may caption na, "What do you want to dream about tonight?" Marami sa kanyang followers ang pumuri sa kanyang kaseksihan pero may nakalusot na negatibo ang komento laban sa kanya. Pinangalanan si Sue at si Ian Veneracion ng ilang netizens na siya di umano ang tinutukoy na blind item ng isang entertainment news site tungkol sa isang gwapong aktor na tila hiwalay na raw sa asawa at pinatos ang isang magandang starlet. Kinumusta pa ng netizen ang secret relationship niya sa veteran actor at nakatag pa dito si Javi. Hindi man sinagot ni Sue ang paninira sa kanya ay to the rescue naman agad si Javi. Sa comment section ng nasabing post, dinepensahan niya ang nobya sa pagsasabing hindi ito ganong klaseng babae at giniit na hindi ito starlet. Maging si Ian ay pinabulaanan ang maling impormasyon patungkol sa kanila ni Sue. Long-distance relationship.
hindi na nga sekreto ang masayang itinakbo ng relasyon ni na Sue at Javi na bukod sa pagmamahal ay mababakas ang suportang binibigay ng mga ito sa bawat isa, mapapersonal man na buhay o sa magkaibang karerang kanilang tinatahak. Katunayan ang napagdesisyonan ni Javi na tahakin ang mundo ng politika, isa sa nangunang sumuporta sa kanya ang nobya. Kahit busy si Sue sa kanyang showbiz commitments, ay sinigurado nito na mapaglaanan ng panahon ang nobyo. Sumama siya sa pangangampanya nito at masasabing siya ang lucky charm ni Javi. Dahil sa unang sabak pa lang sa larangang ito, ay nakuha niya ang panalo bilang mayor ng Victoria City sa Negros Occidental sa 2022 national election. Dahil nga rito ay naging long distance ang kanilang relasyon. Nang makapanayam si Sue kung paano niya napagsasabay ang panahon niya sa nobyo at sa kanyang trabaho, sinabi niyang kailangan lamang makuha ang tamang balanse. Higit sa lahat, anya, dapat alam din kung paano ang pag-manage sa priorities. Ayon kay Sue, sobrang proud sa kanya si Javi. Nakapag sinasama nga raw siya nito sa kanyang mga constituents, ay ramdam at kitang-kita niya ang happiness. At ganun din siya sa nakamit nitong tagumpay. Pagbubunyag pa ni Sue na talagang hinanda na niya mentally ang kanyang sarili para sa LDR setup bago pa man mahalal sa posisyon si Javi. Binanggit din niya ang kahalagahan ng pag-adjust sa kasalukuyan nilang setup at ang pagkakaroon ng pag-unawa sa trabaho ni Javi. Pagbabahagi pa niya na inakala niya nung una ay hindi uubra sa kanila ang LDR at aminadong mahirap ito. Bagamat hindi madali, kinailangan niyang unawain na hindi sa lahat ng pagkakataon ay makakasama niya ang nobyo. Isang buong syudad anya ang responsibilidad nito, kaya dapat marunong magbalanse kung kailangan maaaring sumingit sa oras nito. Ganun pa man, at the end of the day, nasa magkarelasyon pa din anya kung paano sila gagawa ng paraan upang mapanatiling buhay ang relasyon at pagmamahal. Giit niya na ang basic foundation sa tulad nila ni Javi na nasa long-distance relationship ay ang steady communication. Kahit na parehong busy at malayo sa isa't isa, ay gumagawa sila ng paraan para magkita. Nang matanong naman si Sue kung bakit hindi na sila gaanong nagbabahagi ni Javi ng larawang magkasama sa social media, paliwanag niya na hindi naman kailangan pa dahil sa alam naman ng publiko na magkarelasyon sila at masaya. Magandaan niya na hindi lahat ay involved sa relasyong meron sila dahil kapag ganon, madaming naririnig at magsasabi. Ayon kay Sue na nawawala ang balanse na dapat silang dalawa lang ni Javi ang magkausap, kaya naman mas minabuti nilang gawing pribado ang ilang bagay patungkol sa kanilang relasyon. Not ready to settle down. Sa magandang takbo ng kani-kanilang karera at relasyon, marami nga ang nag-aabang sa susunod na hakbang ng dalawa. Isa na nga rito ang usapin patungkol sa paglagay sa tahimik. Sa isang interview kay Sue noong October 2022, sinabi niyang sana si Javi na nga ang the one para sa kanya. Ang maganda nitong mga katangian ay katulad din anya ng kanyang ama. Bagamat naroon ang pagnanais na sila ang magsasama ng panghabang buhay, inamin ni Sue na hindi pa siya handang mag-settle down. Nagsisimula pa nga lang daw siya at marami pang gustong gawin. Paliwanag ni Sue, pareha sila ni Javi na busy. Tulad niya, marami pa anyang gustong gawin at ma-achieve ang nobyo. Nilarespeto daw nila ang trabaho ng bawat isa at ang kanilang mga ginagawa. Hindi daw nila minamadali ang mga bagay-bagay. Ang mahalaga anya ay naroon ang suporta at buong pagmamalaki nila sa isa't isa. Rumored breakup. Sa kabila ng matatag na relasyon ni Sue at Javi, ay napaulat naman na tila may pinagdadaanan ang mga ito na dahilan ng pagputok ng espekulasyong hiwalayan nila. Nag-ugat ito sa Instagram story ni Sue noong April 2023, kung saan ay binahagi niya ang photo quote card na may nakasulat na, "You deserve someone who is sure about you." Bagamat walang sinabi si Sue kung ano ang kanyang pinagdaraanan, ang naturang mensahe ay umani ng samot-saring reaksyon mula sa netizens kung ito ba ay may kinalaman sa trabaho o sa personal nitong buhay. Ngunit mas marami ang iniugnay ito sa relationship status nila ni Javi na baka on the rocks na.
Ilang araw ang lumipas ay tinuldukan na mismo ni Sue ang hindi matigil-tigil na usap-usapan sa relasyon nila ni Javi at pinatunayang going strong pa rin ito. Sa kanyang Instagram page, ibinida niya ang sweet photo nila ng nobyo. Makikitang magka-holding hands ang dalawa at nakadantay pa si Sue kay Javi habang tinatanaw ang paglubog ng araw. Nilakipan niya ito ng caption na "Sunsets with my palangga" na tinugunan ni Javi ng komentong "Sunsets are always the best with you." 4 years of love. Sa ilang taong tinakbo ng kanilang relasyon, masasabi ngang tila hinugna sina Javi at Sue sa karanasan. Nalagpasan nila ang hamong kaakibat nito at sa bawat araw na nagdaan ay mas lalo pang napalalim ang nararamdamang pag-ibig sa bawat isa. Katunayan, kamakailan lang ay pinagdiwang ng dalawa ang kanilang ika-apat na taong anibersaryo bilang magkasintahan. Sa pamamagitan ng social media, kanya-kanya silang nagpaabot ng pagbati at pagmamahal. Sa Instagram post ni Javi, ibinida niya ang ilan sa sweet and happy moments nila ni Sue at sinamahan ito na nakakakilig na mensahe. Anya, year 0, 1, 2, 3, and 4, what a journey it has been. The love, laughter, and lessons learned along the way make me feel like the luckiest person in the world. Always grateful, I love you. Sinagot naman ito ni Sue ng "I love you so much" na nilakipan niya ng crying in heart emojis. Hindi naman nagpahuli si Sue at nag-iwan din ng sweet message sa espesyal na araw nila ni Javi, kung saan ay sinabi niyang sobrang swerte niya sa piling ng nobyo. Buong caption niya kalakip ng kanilang mga litrato. "Warm and breathtaking. In your arms, every sunset feels like a masterpiece. Painting our love story with vibrant hues of happiness. Thank you for loving me the way that you do. Years have passed and you still make my heart glow. I am a lucky one." I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!